As we know naman po, like previously, yung nirelease niyo yung Katips, kasi ng Made in Malacanang. This time po ba itong ako si Ninoy, kasi isasabay niyo rin po sa release din ng MOL? As of now, we don't have yet a play date. No, ang nag-aasikaso niyan ay Reality Entertainment, yung aming distributor and co-producer. So, hindi pa namin alam kung kailan ang play date namin. Pero kung makasabay man o hindi makasabay sa anong tanong mo, anong title, sorry, yung play date ni Daryl, sa palagay ko naman, makasabay o hindi makasabay, mayroon naman kaming sariling audience. So inaasahan namin na lalo-lalo na yung mga fans ng mga artista natin na nandito. And this is in fact a movie adaptation of the play which we did back in 2009. At kung makikita nyo yung mga replies sa tweet o sa ano, marami nakapanood na ng play na ito at gusto nilang mapanood yung movie version. So we expect na talagang yung support na makukuha natin sa mga naniniwala sa katotohanan. Na napatunayan naman po talaga. Na napatunayan natin sa Katips. Maraming nagsasabi na flop daw yung Katips o Nilangaw. Hindi naman siguro po tayo gagawa ng panibagong pelikula kung wala po tayong pinampuhunan. At naging matagumpay po ang Katips, kaya po narito na naman po tayo, sumusubok muli sa panibagong pelikula na mas malaki, mas ambitious, at mas maraming magagaling na artista, mga nganta, mga awit, mga hindi lamang sa teatro, sa pelikula, at sa palagay ko, napakaganda rin ang ating istorya sapagkat ito ay ibinigay o galing sa mga resource people na talagang mapagkakatiwalaan. Salamat po. Direk, can you clear po kung ano po, sino-sino po sa mga characters ninyo yung fictional, tsaka sino-sino naman po yung true, yung important person naman po yung... Sa pelikulang ito, kasi nga, we are celebrating the Filipino spirit. Tungkol ito sa pagkabayani ng mga ordinary individuals, ordinary Filipinos. Hindi lang ito nakafocus sa buhay ni Ninoy Aquino. Ginamit natin yung iba't ibang mga profesyon, katulad ng OFW, housewife, aktivista, labor leader, doktor, teacher, meron tayong artista, no? Meron tayong estudyante, may news reporter. So lahat sila ay halos sa fictional characters, pero nagre-representa sa mga iba't ibang mga karakter sa lipunan na nagpapakita ng pagkabayani. Talagang mga sasabihin natin historical figures dito, bukod kay Ninoy Aquino na ginampanan ni J.K. Labajo, at Cory Aquino na ginampanan ni Sarah Holmes, ay si Sarah Javier, nagaganap bilang Rebecca Quijano o The Crying Lady, yung amin pong number one resource person sa pelikula, lalo na doon sa assassination. At kasama namin siya na nag-shooting at siya ang halos nag-choreograph sa loob ng eroplano. At ganun din si Lovely Rivero na ginagampanan naman niya si Aurora Aquino. Si Jim Paredes gumaganap bilang tatay ni Ninoy. Wala si Jim ngayon dahil may show sila tonight, hindi ba? Alam niyo naman yon. Ganun din yung mga anak, no, ni Ninoy at ni Cory. Wala rin sila dito. Sino pa? Si Chrissy lang ang nakarating. Oo. Pasensya na kayo na maga kasi ang dami niyang iniinom. Oo. Nakaupo ako direk. Ah, oo, sabi ng doctors ko kailangan. Oo nga, hindi pwedeng ano. Oo. So, si Chrissy lang ang nakarating. Oo. But anyway, yun yung ating mga historical figures. At the rest naman ay representante ng iba't ibang mga profesyon na nagpapakita ng pagkabayani bilang mga Pilipino. My last question po is for JK. JK, how's playing the character of Ninoy Aquino? Very important person in the history. Thank you so much for that wonderful question, no? When I was offered the role, I was really happy and scared at the same time. Kasi I feel like as an actor, one of the parang hardest roles to play are real-life characters.
Kasi you have to play the character as parang kailangan as authentic as possible, right? So hopefully I was able to play it well. I was able to, alam mo yun, honor Sir Ninoy Aquino, and ayun, I feel honored and scared at the same time. Kasi di ko pa nakikita yung ano, so ba, good luck na lang. So yun, thank you. Pangabi na lang po, hey Direk. Direk, tapos na po yung tabuan ng movie or... Tapos na po. Mm-hmm. Right now, we are in... kasi ito yung pelikulang napaka-technical, napakaraming visual effects. At alam niyo po, hindi na kami nagpunta sa Boston, hindi na kami nagpunta sa Korea, sapagkat si Ninoy ay correspondent sa Korean War. Hindi na rin kami nagpunta sa New York, meron kaming eksena ritong ganon. Kasi, well, makabago na yung filmmaking natin ngayon at nagkokroma kami, no, sa mga lugar na yon. Kaya yung nirerepaso namin ngayon na tinaayos. Pero tapos na yung pelikula, matagal na namin ito natapos na i-shoot. Nauna kaming natapos mag-shoot. Nauna kami na kunin ang mga artistang ito. Lahat sila nauna bago nag-casting yung iba pa. At ang masasabi ko, napakahalaga rin na mabanggit yon dahil mayroon kayong mga katanungan later, alam ko. Kaya mahalagang banggitin yon na nauna po kami. Thank you po and congratulations. Salamat po. Alright, thank you next so much, Sir Cesar, na tinanong 4 out of 10 questions. Sunod-sunod rin na natin, diba? Okay, kasi baka lumamig pa. Direk, ano naging reaction mo dun sa naging statement nga ni Daryl na parang sinasabi niya na hinihintay niya na mag yung playdate niya bago mag-playdate or patapusin mo na yung playdate niya para bago ipalabas yung mga pelikula? Yung umaangkas ako sa kanya? Oh, yung angkas, yes, that word, angkas. May sarili akong van. Hindi ako nagmamotor. Oh, tipo ha? Ayun, tapos, sabi mo ang galing kanina about kayo ang unang nag-cast, kayo unang natapos. So, ibig sabihin ba nito parang, kasi di ba si katulad ni Joaquin, di ba? Nauna po ako. O, nauna siya, di ba? Mga ganon, sa tatay niya. So, anong naging reaction mo nung lumabas na si yung tatay niya, si former Manila Mayor Iscomareno, kinuha dun sa kabila? Hindi na nakakagulat kasi he wants to court controversy. So, talagang gagawin niya yun. Kasi, alam niya nandito ako. Parang galit ka. At ang maganda, itong mga tao ang nagtatrabaho. So, bigyan natin ng mga trabaho. I don't know with Isko if he needs something like this. But I guess, JD needs this. Kakapanalo lang niya ng mga international awards as best actor. Congratulations! At kailangan magkaroon siya ng napakaraming mga proyekto na katulad nito na nagpapakita ng kanyang galing at talino bilang aktor. Kaya, masaya ko na nandito siya. Last question, nagkausap na ba kayo ni Isko regarding dun sa... Okay. Malaki ang utang na loob ko kay Isko. Siya ang nagbigay ng outstanding Manilan sa akin. Outstanding Manilan ako. At hindi matatapos sa politika ang gratefulness. At utang na loob ko pa rin sa kanya yung lahat ng mga papuri na binigay niya sa akin. Kaya nga siguro kinuha ko si JD dahil din malaki ang utang na loob ko kay Isko. At ako ay tubong Maynila. At sinuporta namin si Isko na bilang mayor ng Maynila. Last question na, mukhang kalmado ka na ngayon dun sa issue sa inyo ni Dari, yung tapatan mo. Hindi ka tulad dati nung ka-tips natin, di ba? Talagang bubuga ka ng apoy. Parang ano ka na, parang chill ka na ngayon, di ba? Ray, kasi dumating ako dun sa punto na nakarating na po ako dito sa showbiz, hindi po ako parte niya eh. Ako po ay galing sa teatro. Pero kumbaga parang I have arrived. Nandito na po ako at sa palagay ko,
sa suporta po ninyong lahat na napakaligaya ko po dahil grabe po ang suporta ninyong lahat. At yung Katips ay bagamat talagang binabash ang napakaraming tao na nilangaw daw at hindi kumita, eto nga po, may panibago po kaming pelikula. Kaya isa po itong patunay at pinapasinungalingan yung mga inilalabas ng mga bashers na binuo nila. At kami po ay nandito lamang para maghain ng aming pelikula na napakaganda. Napakagandang pelikula. So, yan po. Thank you, Direk Wins, and congratulations. Salamat, Ray. Thank you so much, Ray. Okay, Joey. Yes,